Kung kailan dagsa ang mga pasahero saka naman nagkaproblema sa kuryente ang NAIA Terminal 2 kaya nawala ng aircon. May report si Ian Cruz. Dahil init na init na, lumabas sa NAIA Terminal 2 ang ilang pasahero kanina. Basta mainit po. May ano daw eh, may power interruption. Mula umaga hanggang hapon, tatlong beses nag-fluctuate ang kuryente. Hindi mabuksan ang aircon. Ayon sa Manila International Airport Authority, nag-trip ang breaker. It's really because of the heat index. Now, itong heat na to, trinato siya ng ating circuit breaker as a high power load, no? Pasado alas 3 na ng hapon nang maibalik ang kuryente. Hindi naman masyadong mainit, ano? Bearable naman yung temperature, no? Pero siguro kailangan ayusin pa nga yan. Kasi itong mga aircon na to, mga lumang-luma na, no? Sa Terminal 3, sa sahig na nakaupo, ang ilang nanundo sa pasahero. Nagbawas kasi ng upuan para sa disinfection kasunod ng isyu sa surot at daga. Sa Batangas Port naman, kung saan dagsa na ang mga pasahero mula pa umaga, kinumpiska ang mga hilaw na karne bilang pag-iingat sa African swine fever. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Presumed dead o idineklara ng patay ang anim na construction worker na kasamang nalaglag nang bumagsak ang isang tulay sa Baltimore, Maryland sa Amerika matapos mabangga ng cargo ship. Wala namang Pinoy na nadamay ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C. Bilang ng mga nasawi sa salpukan ng van at truck sa Antipas, Cotabato, umakyat sa 18 ayon sa LTFRB. Nasa kusudiya na ng pulis ang truck driver at nakatakda ng i-inquest. 5 taong tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila simula na bukas. LTO maglalabas na ulit ng plastic driver's license card simula April 15. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang babae sa Lima, Peru ang nakalunok ng pako. Sa X-ray, kita ito sa lalamunan ng babae. Wala pang ulat kung paano niya nalunok ang pako. Matagumpay naman itong natanggal ng mga doktor. Nagka-flash flood sa ilang bahagi ng Baguio City kasunod ng malakas na pag-ulan. 14 na sasakyan ang nalubog. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, bumara ang sandamakmak na basura sa drainage ng City Camp Lagoon. Pinaiimbestigahan kung bakit may mga nakaparadang sasakyan sa may siltation area ng Lagoon. Paliwanag ng Barangay Council, Disyembre noong nakaraang taon nang payagan nila ang pansamantalang pagpapark sa lugar bilang pansamantalang solusyon sa implementasyon ng anti-road obstruction. Sa ngayon, humupa na ang tubig na umabot daw ng 7 talampakan ang taas. Ipinagbawal na rin muna ang pagpark doon. Ayon sa PAGASA, thunderstorm ang nagpaulan sa lungsod at sa iba pang lugar sa bansa kanina. Kung plano niyong kumpletuhin ang bisita iglesia ngayong mahal na araw, magagawa yan sa Intramuros, Maynila kung saan magkakalapit lang ang mga simbahan. Ang mga yan, binisita ni Von Aquino. Sa loob ng Intramuros, Maynila, maaari mo nang makumpleto ang bisita iglesia. Pwedeng unahin ang Manila Cathedral. Very solemn, saka ang ganda talaga ng church natin. Maglakad lang ng kaunti, mararating na ang Our Lady of Guadalupe Chapel sa loob ng Fort Santiago. Narito rin ang 450-year-old San Agustin Church na isang UNESCO World Heritage Site. Sa labas ng simbahan, nakasetup na mga Stations of the Cross. Prayer, tapos kasama na yung mag-re-reflect ka. Nariyan din ang Father Wilman Chapel sa Potensyana Street. Sunod na puntahan ang Santa Rita Chapel sa loob ng Mapua University. Dalawin din ang Chapel of the Most Sacred Heart of Jesus sa loob ng Lyceum of the Philippines University. Pang-7 ang St. Matthew's Chapel sa loob ng Bureau of Internal Revenue Building. Ayon sa Simbahang Katolika, ang bisita iglesia ay pagkakataon upang mas mapalalim pa ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pupunta tayo sa simbahan upang magdasal, upang magnilay. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakasakaba sa nakakakabang rock climbing sa tuktok ng bundok.
G tayo sa bagong bukas na Rock Adventures sa Benguet. Silipin yan sa report ni Oscar Oida. Bago makarating sa tuktok, puso mo muna ang mabilis na titibok. Bukod sa tibay na sigmura, kailangan din tibay ng binti at braso. Huwag mong bibitawan yung brake lamp! Ganyan ang feel sa bagong atraksyon sa Atok Benguet. Rock adventure na perfect sa adrenaline junkie. Ito, agraraman. Rappelling at via ferrata. Ito nga ang napiling date ng magjowang ito. Ang kaba, edinaan na sa tawa. Kala ko may matay ako dun sa first pero buti naman hindi, na namuti lang. Habang nakabitin sa mga higanting bato na may taas na may higit 15 metro, breathtaking view ang masisilayan. Dagdagan pa ng malamig na temperatura. Huwag daw kabahan dahil makailang trials ang ginawa bago ito tuluyang binuksan. Mga professional din daw ang kanilang staff. Pero kung takot sa rappelling, pwedeng mag-camping, tanaw ang City of Pines. Go for it pag ganun, na katulad ko kayo na may takot sa heights. Kakaroon pa talaga ng self-evaluation. Gusto ko nang mag-go home! Oscar Oida, nagpapalita para sa GMA Integrated News.